Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated kung hindi mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Bote ng Kapalaran. 4. Nakangisi si Bobet sa harap ng salamin. Nakikita na niya ang malaking perang paparating dahil ngayong araw gaganapin ang premyadong art exhibit kung saan itatampok ang kanyang mga obra maestrang pinta. Mga pintang inangkin lamang niya sa dati niyang kumpare na si Philip. Matapos niyang suklayin ang ngayong kulay pula na niyang buhok, ay narinig niya ang businang kanina pa niya inaabangan. Madali siyang lumabas ng bahay at bumungad sa kanya ang magarang sasakyan na kanyang inarkila. Ikaw bang magmamaneho? Walang tiwala niyang tanong sa lalaking pandak na nagbukas ng pinto ng sasakyan para sa kanya. Pinasadya ko tong Amerikana ko ah. Paanong magkapareho tayo ng suot? Inayos ng pandak ang kanyang masikip na kurbata at tumango ng walang imik. At kahit nagtataka si Bobet ay pumasok na lang din siya sa loob ng sasakyan. Natuwa ang lalaki nang matuon ang kanyang mga mata sa bote ng champagne at mga mamahaling tsokolate na nasa loob ng sasakyan. Malaya mong inumin at kainin ang inihanda namin para sa inyo. Biglang sabi ng pandak bago magsimulang magmaneho. Sulit na sulit talaga ang kanyang inarkilang limousine kahit na down payment pa lang ang naibabayad nito sa serbisyo. Ilang sandali pa ay tinungganan ni Bobet ang huling patak ng champagne. Ang mga tsokolate naman ay kanya nang iniisa-isang kainin at ang iba ay kanya na ring ibinulsa. Saan mo nga ba nakuha yung suot mo? Muling tanong ni Bobet sa una nung nagmamaneho, ngunit nakaramdam na lang siyang bigla ng pagkahilo. Hindi na niya maintindihan ang sinasabi ng kausap hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. Sir! Sir! Gumising ka! Nandito na tayo! Sambit ng unano habang sinusundot-sundot ang balikat ni Bobet. Pagdilat niya, ay agad niyang pinunasan ang tumulong laway sa pisngi gamit ang kamay na ipinunas niya rin sa pantalon at mabilis na lumabas ng sasakyan. Kumakaway siyang sinalubong ang mga taong nakaabang sa kanyang pagdating. Lahat sila ay nagkakandarapang makakuha ng pirma mula sa idolo nilang pintor. Kasabay niyon ay ang mga nakakasilaw na kislap ng kamera na walang kurap niyang hinarap. Mula ng angkinin ni Bobet ang mga pinta ni Philip ay di niya inaasahang aagaw ng pansin ang pintang pinaglaruan ng anak ni Philip na si Mylene mula sa mga taong mahilig sa ganoong uri ng sining. Buong sayang hinarap ni Bobet ang mga taong dumalo, mga mayayamang negosyante at sikat na personalidad ang nagnanais na makuha ang kanyang painting. Speech! Speech! Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa silid at sa gitna ng madla ay nakakita siya ng isang taong nakamaskara na sa kanyang tingin ay siyang humahamon sa kanyang magbigay ng talumpati. Ngunit wala iyon kay Bobet dahil matagal na siyang nakikiharap sa mga tao at kung pambibilog lang ng ulo ang usapan ay nabubuhay siya para doon. Agad niyang kinuha ang mikropono sa kanyang tabi at nagsalita. Ngunit tila naubusan siya nang sasabihin nang ibukan niya ang kanyang bibig.
Nakatuon ang lahat sa kanya. Nananabik. Nag-aabang. Wala, impostor ka yata at hindi naman yata ikaw ang gumawa ng pintang yan. Muli pang sigaw ng lalaking nakamaskara na ngayon ay nasa kabilang sulok na ng silid. Ilang segundo lang ay naigalaw na ni Bobet ang kanyang bibig at nakuha rin niyang magsalita. Magandang umaga. Maraming ibig sabihin ng pintang ito ukol sa aking buhay. Walang takot niyang pagsisinungaling. Ngunit nahinto siya ng sandali dahil pasundot-sundot kung sumabat ang kakatuwang nakamaskarang sumisira ng kanyang konsentrasyon. Naglakad ng mabagal si Bobet sa kabilang gilid ng painting. Nagpapatagal ng oras sa kanyang kalkuladong pag-iisip. Ito, ito, at ito. Isa-isa niyang itinuro ang malalaking hagod ng pinta. Ay kulay pula, katulad ng buhok ko. Nakangisi niya yung sinabi sa mga taong nakangisi rin sa kanya. Ngunit wala pa rin siyang maisip na paliwanag. Bakit parang hindi mo alam ang sinasabi mo? Ikaw ba talaga ang gumawa ng pinta na yan? Sigaw pa muli ng lalaking nakamaskara na parabang alam nito ang katotohanan. Kaya naman ay paspasan ng nakaisip ng sasabihin si Bobet at tuloy-tuloy ng nakapagsalita. At nang makuha na niya ang loob ng mga taong nakikinig ay bigla siyang napasigaw ng malakas hawak ang kanyang ulo. May kung anong pumukpok sa kanyang ulo mula sa kanyang likuran na kanyang mabilis na nilingon. Aray! Tumigil ka na dahil magsisimula na tayo sa ating gagawin! Ako ang announcer dito kaya ako ang masusunod. Tumalon ang puso ni Bobet sa pagkabigla dahil naroon ang lalaking nakamaskarang may hawak na mikropono na ginamit pala nitong pamukpok. Pagtingin ni Bobet sa kanyang mga kamay ay nagulantang siya kung paano napunta sa lalaking iyon ang kaninang hawak niyang mikropono at napalitan iyon ng brush na pangpinta. Ang mga tao naman ay nagsimulang magpalakpakan na parang karaniwan lang ang nangyari. Kung sino man ang may pinakamataas na pusta ay siyang maswerteng makakapag-uwi ng painting ni Ginoong Bobet de Leon. Umpisahan na natin sa 10,000! Biglang sinigaw ng lalaking nakamaskara. 20,000! Sigaw ng isang babae. Itinaas ng isa pang lalaki ang kanyang hinlalaking daliri. Dinoble ang 20,000! 40 ang kinasa! 50! 50 raw ang sabi ni Mamang Kalbo! May hahabol pa ba? 100,000 piso! Abot sa 2 tenga ang ngiti ni Bobet dahil sa laki ng mga halagang isinisigaw ng mga panauhin. 10,000,000! Mine na yan! Isang maliit na boses ang nagpatahimik sa lahat. Lumabas ang isang unanong may seryosong mukha sa gitna ng nagkakagulong madla at umakyat sa intablado habang bitbit ang isang attache case. Naggulat si Bobet dahil yun ang driver niya kanina. Tinanggal ng announcer ang suot niyang maskara at tumambad sa lahat ang mukha ni Papa Chong. Lumapit siya sa unano at kinuha nito ang attache case saka ayon binuksan sa harap ni Bobet. Ang sarap pakinggan ng 10,000,000 ano? Anito, sabay dampot sa nakabungkos na salapit tinampal sa pisngi ni Bobet na namimilog ang mga mata sa sandamakmak na pera. Pero, bago may tumakuha ay may kailangan kang gawin. Kailangan mong lumahok sa isang paligsahan ng pagpinta. Isang batang demonyo ang iyong makakalaban. Kung mananalo ka, sayong-sayo na ang pera. Ngunit kung matalo ka, mamaya mo ito malalaman. Bago pa tumugon si Bobet ay biglang pumasok ang batang demonyo na may sungay. May mahabang buntot at may bitbit na pampinta. Nakalitaw ang mga maliliit na pangil
Matatalim ang mga mata, waring walang balak magpatalo. Napaatras si Bobet sa hitsura ng bata, ngunit naipit siya sa mabilis na pangyayari. Bobet! Partida mo na! Dahil ang ipipinta ninyo ay ang pintang ninakaw mo! Biglang nagliyab ang paligid matapos iyong sabihin ni Papa Chong. Ang mga taong kanina'y pumusta ay katakatakang naging mga manikin na unti-unting nalulusaw sa apoy. Nagnistulang impyerno ang kaninang art exhibit. Nagsimula nang mamuo ang mga butil-butil na pawis sa kanyang noo at ramdam ang kakaibang init na nanunuot sa kanyang balat. Labis na pagkalito ang nasa kanyang mukha, ngunit wala na siyang magawa kundi ang sundin si Papa Chong. Umpisahan mo na, Bobet, bago ka pa matusta sa apoy. Alalahanin mo, isang oras lang kayo. Muling sigaw ni Papa Chong. Heto ang kutsilyo, gamitin mo ang iyong pagiging malikhain. Dapat alam mo na kung saan ka kukuha ng pintura. Nagulat si Bobet sa sinabi ng lalaki. Ngunit ano ba naman ang isang basong dugo kapalit ng 10 milyon? Nanginginig ang kamay ni Bobet habang hawak ang matalim na kutsilyo. Hanggang sa magkaroon siya ng lakas ng loob ay pikit matang napangiwi si Bobet nang laslasin niya ang kanyang braso kung saan tumulo ang mapulang dugo. Doon niya isinawsaw ang paintbrush. Paglipas pa ng ilang sandali ay nagsimula ng malapnos ang balat ni Bobet dahil sa mainit na apoy. Samantala, ang batang kalaban niya ay hindi man lamang tinatablan ng init. Kalmado ngunit seryoso iyong nagpipinta, waring nasa loob ng bahay. Pagkatapos ng isang oras ay biglang nawala ang apoy. Ngunit si Bobet ay lapnos na ang balat na parang longganisang binalatan. Ipinakita na ng batang demonyo ang kanyang ipininta at si Bobet naman ay nakuha pang ngumisi dahil mistula iyong hinalukay ng paanang manok malayo sa pintang pinaglaruan ni Mylene. Ang gawa naman ni Bobet ay kahit papaano'y halintulad sa orihinal na pintang kanyang ninakaw. Let's welcome the one and only judge, Philip! Sigaw ni Papa Chong. Halos lumuwa ang mga mata ni Bobet nang makita ang nakaupong si Philip. Ano, Philip? Sino ang nagwagi sa kanilang dalawa? Tanong ni Papa Chong. Isang maladimonyong ngisi ang isinagot ni Philip habang ang mga mata nito ay nakapako kay Bobet na hindi makapagsalita. Tila nakagat ang sariling dila. Itinuro ni Philip ang bata at sinabing yun ang nagwagi. Lumapit si Philip kay Bobet at muling pinaliyaban ng apoy. Sir! Sir! Napabalikwas si Bobet nang makaramdam ng punggok na daliring kumakalabit sa kanya. Sir, napasarap po yata ang tulog nyo. Napaaga po tayo nang dating. Anang una nung driver. Lumingali nga si Bobet. Naroon pa rin siya sa loob ng inarkila niyang sasakyan. Pagdungaw niya sa bintana ay nagdalawang isip siya kung tutuloy pa ba siya. Tila tinablan ng kapiranggot na konsensya ang lalaki. Kaunti pang sandali ay nagawa rin niyang pumasok sa loob ng art exhibit. Ngunit malayo sa kanyang napanaginipan dahil hindi naman siya pinagkaguluhan ng mga tao at wala ring entablado liban sa isang upuang kahoy na may katabing pinta ni Philip at Mylene. Naupo siya sa upuang iyon. Maya-maya ay nakita niya ang isang batang nagpipinta sa isang sulok. May ngiti iyong kakaiba at matalim na tingin. Habang hawak ang pampinta tulad ng batang demonyong napanaginipan niya. Nakaramdam siyang bigla ng hapdi sa balat, wari na lalapnos sa apoy.
Mabilis niyang hinubad ang suot niyang damit na ikinagulat ng mga taong nagsidatingan na. Sa mga sandaling iyon ay hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Nagwala siya at nagbasag ng isang florera habang dinig ang mga nagsisigawan ng tao. Sunod ay ibinaon niya ang isang matalas at malaking piraso ng bubog sa dibdib. Inukit niya doon ang mga letra mula sa kanyang dibdib hanggang tiyan. Isa akong huwad. Halos sabay-sabay na nabasa ng mga taong nakapalibot sa kanya ang mga salitang kanyang inukit. Patay na nang dalhin si Bobet sa ospital na ipinagtaka ng mga doktor dahil hindi naman siya gaanong nawalan ng dugo. At isa pa ay kung paanong nalapnos ang kanyang katawan ng basta-basta. Marami ang nalungkot para kay Bobet. Ngunit mas mahalaga pa rin ang pintang i-auction na kanila ring pinagpatuloy sa araw na iyon na naiuwi ng isang abogado sa halagang 10 milyong piso. Siya rin ang abogado na naatasan ng gobyerno na ibigay ang 10 milyon sa karapat-dapat nitong pamanahan. Isang umaga ay may kumatok sa bahay ni na Philip. Pagbukas sa pinto ay nagulat si Dolores, ang nanay ni Philip na lola ni Maylene. Pinabibigay ng boss ko, sabi ng panlak na lalaki. Tulalang tinanggap ni Dolores ang painting, pati ang itim na attache case. Nasaan na ba ang anak kong si Philip? Tanong nito. Tanging naging tugon ng unanong hindi nagbabago ang seryosong ekspresyon. Nagkibit balikat ito, inayos ang mahigpit na korbata at iniwang nagtataka si Dolores. Nabakas sa mata ni Maylene ang kakaibang tuwa nang makita ang pintang iyon. Ngunit ang kanyang tuwa ay napalitan din ng labis na pighati. Dahil mas mahalaga pa rin ang buhay ng kanyang ama na ngayon ay hindi na makita kaysa sa anumang bagay. Kung nasaan man si Philip ay walang may alam, liban kay Papa Chong na nag-akala na siya ay makakalabas na ng bote kapalit ni Philip. Ngunit silang dalawa ay pareho nang nasa loob ng mahiwagang bote. Sila'y nalinlang ng bote ng kapalaran. Hahaha!